Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating kindergarten virtual classroom muli kasama niyong inyo pong lingkod na si Teacher Phoebe. So ngayon po, magsimula na po tayo mag-aral. Ang mga bata ay makikinig gamit ang kanilang tenga. Ang mata ay nakatingin kay teacher at nakaupo ng mga maayos sa kanilang kinaupuan para mamaya kapag tinanong ka ni teacher, alam mo ang iyong isasagot. Okay lang po ba? Salamat! Okay po, so ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay ayon sa sukat, laki, at haba ng mga larawan na ipapakita sa iyo ni teacher. So yan po dapat ang iyong matutunan ngayon. Kaya makinig ng mabuti kasama si teacher. Sabi po dyan, maglalaro tayo. So gusto mo bang maglaro? Ayan. So pero habang tayo ay naglalaro, ikaw rin ay natututo. Kaya galingan mo ha? Okay po, next. Sabi daw dyan, ito daw po ay mga bagay ayon sa laki. So kung titingnan mo daw po itong mga larawan na ipapakita ni teacher, ito daw po ay titingnan mo kung gaano siya kalaki. So bawat larawan ay papangalanan at mamaya may tanong si teacher. So unang larawan na ipapakita ni teacher ay, tama, ito ay isang rambutan. So yung rambutan daw po ay isang prutas na maliliit o yan ay matatamis kapag yan ay iyong kinain. So meron tayo dyan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Laguna na parte ng probinsya. Pangalawang halimbawa ni teacher na prutas o bagay na meron tayo ay magaling, ito ay melon. Opo, so yung melon daw po ay makikita rin natin sa Pilipinas. Ang pangatlo natin na prutas o bagay ay pakuan o watermelon. So sabi daw po dyan, ang tanong ni teacher, alin sa mga bagay na ito ang pinakamalaki? Yung rambutan ba? Yung melon? O yung pakuan? 5 segundo para alamin ang tamang sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay po, time's up. Ano kaya sa tingin nyo? Very good ang pakuan ang pinakamalaking prutas sa tatlong ito. Very good. Napakagagaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay po, next natin. Sabi daw dyan, subukan nating pagsunod-sunurin ang mga bola ayon sa laki nito. So meron tayo po dito na table tennis na bola. Meron tayong soccer ball. At meron tayo pong ping pong ball. So pag sunod-sunod rin daw natin, alin kaya dyan ang una, pangalawa, at pangatlo. So tingnan po natin dito sa sunod na slide. So meron daw po dito mga bilang. So may number 1, 2, and 3. So ano kaya dyan ang malaki na larawan? So una po ay, tama, ang una ay yung ping pong ball. So ito daw po ay malaki. Ano kaya sa tingin ninyo ang kasunod? Yung table tennis ball o yung soccer ball? Tama, ang kasunod ay table tennis ball. So ito daw po yan. So yan po ay mas malaki kaysa sa ping pong ball. Okay po, next. At ang pangatlo natin ay magaling yung ating pong soccer ball kasi ito po yung ating pinaka malaki. O, ulitin natin na ang una ay ping pong ball, yung number 1. Mas malaki ang table tennis ball at ang pinaka malaki o pangatlo ay yung ating soccer ball. So ano daw po? Malaki. Sabi mo nga. Yung table tennis ball ay mas malaki. Ikaw nga. Very good. At ang ating soccer ball po ay pinakamalaki. So yan ha, malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Good job! Okay po. Next, nahalimbawa natin muli. So subukan natin pagsunod-sunurin ang mga bola ayon sa kanilang laki. So ayan nga po, nauna yung table tennis ball. Ay, yung ping pong ball po pala muna yung una, pangalawa yung table tennis ball, at ang pinakahuli ay yung
ating pong soccer ball. So ito na po yung mga English version kung paano natin sila tinatawag. So yung ping pong ball yan po ay big. Sabihin mo nga, big. Tama. Ang table tennis ball naman ay bigger. Sabihin mo nga po, bigger. Magaling. At yung pangatlo natin na soccer ball, ito ay tinatawag nating biggest. Ikaw nga, biggest. Tama, napakagaling. So yan po yung English na malaki ay big. Mas malaki ay bigger. Biggest ay pinakamalaki. Ayan, okay po. Next na halimbawa ni teacher. So meron tayong mga gulay. So sabi daw po dyan, pag sunod-sunurin ang mga gulay ayon sa laki nito. So meron tayo, ano kaya to? Tama, ito po ay repolyo or cabbage sa English. O ano yung sunod na larawan? O sabi natin, yan ay pampakinis ang balat. Very good. Ito ay kamatis. Okay po, kamatis. At ang pinakahuli ay tumpak. Ito po ay kalabasa or squash sa English. So yung kamatis po sa English ay tomato or sa iba nila tomato ang tawag nila sa pagkakabigkas. So pag sunod-sunod rin daw po, ano kaya ang malaki? Yan ba ay yung cabbage or repolyo, kamatis o tomato, o kalabasa na tinatawag natin squash sa English? So ayusin natin, lagyan natin ng bilang. So yung una po ay tama yung ating pong kamatis. So yung ito po yung ating malaking gulay. Okay po. Next, ano kaya ang mas malaki? Yung ating pong cabbage o repolyo o yung ating squash o kalabasa? Tama. Ang repolyo ang mas malaki. At ang pinakamalaki po ay tama, kalabasa. So isa-isahin nga natin ulit. Ang kamatis ay malaki. Mas malaki ang repolyo at pinakamalaki naman ang kalabasa. Kung gawin naman natin sa English, tingnan natin ulit. Ang kamatis ay big, ang repolyo ay bigger, at ang squash ay biggest. Ulitin mo nga, ikaw nga. Big. Ikaw nga ulit. Bigger. Very good. At ang pinakahuli ay biggest. Very good. Napakagaling niyo lahat. So sana po naintindihan niyo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay ayon sa kanilang laki. So meron tayong tatlo. Malaki, mas malaki, pinakamalaki. Sa English, big, bigger, biggest. So maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam!